sa inyong lahat, ako si Resident Hinalo at ang aking tatalakayin ngayon ay tungkol sa iba't ibang pamamaraan sa pag-iimbak ng pagkain. Simulan na natin! Tumayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Magandang hapon sa inyong lahat! Bago kayo umupo, pulutin muna ang mga nakakalat na papel at plastic sa ilalim ng inyong upuan. Sige, pwede na kayong umupo. Meron bang lumiban ngayon sa klase? Mabuti kung ganon, bigyan ng masigabong palakpakan ang bawat isa. Bago tayo magpatuloy sa ating bagong paksa, ano ang paksang tinalakay natin kahapon? Sheila? Magaling! Ano-ano ang tatlong pangkat ng pagkain? Angela? Tama! Ngayon ay hahatiin ko kayo sa tatlong pangkat. Ito ang unang pangkat, ikalawang pangkat, at ikatlong pangkat. Ang inyong gagawin ay mag-iisip kayo kung ano-ano ang mga pagkain na pwedeng imbakin at kung ano ang mga sangkap na pwedeng gamitin sa pag-iimbak. Isulat ito sa kartulina at saka iuulat ng leader. Mayroon lamang kayong 10 minuto para matapos ito. Pwede na kayong magsimula. Tapos na ba ang lahat? Okay, pwede nyo nang iulat ang inyong ginawa. Unang pangkat. Magaling! Ikalawang pangkat. Ikatlong pangkat. Magaling! Bigyan ng masigabong palakpakan ang bawat isa. Ngayon, ang ating tatalakayin ay tungkol sa iba't ibang pamamaraan sa pag-iimbak ng pagkain. Ang ating bansa ay sagana sa prutas at gulay, lalong-lalo na sa mga lalawigan. Upang maiwasan ang pagkasira, mahalagang matutunan mo ang mga pamamaraan sa pag-iimbak nito. Mahalaga ang wastong kaalaman sa pamamaraan ng pag-iimbak ng pagkain. Dahil ito din ay maaaring pagkakitaan bilang hanap buhay. May iba't ibang pamamaraan sa pag-iimbak ng pagkain. Una ay ang pagtuluyo, ikalawa, pag-aasim, ikatlo, pagyayalo, ikaapat, pagmamatamis, at ikalima ay ang pag-aatsara. May ideya ba kayo kung ano ang pagtutuyo? Ana? Tama! Ito ay paraang ipinibilad ang pagkain sa init ng araw. Ang ikalawa ay ang pag-aasin. Ang paraang ito ay ginagamitan ng asin ang pagkain bilang preservatiba. Ikatlo ay ang pagyayelo. Sino dito ang may idea kung ano ang pagyayelo? Bea. Tama! Sa pagyayelo, ang pagkain ay ginagamitan o inilalagay sa palamigan o refrigeradora. Ikaapat ay ang pagmamatamis. Sa pagmamatamis naman, ang pagkain o prutas ay ginagamitan ng asukal. Ano naman ang pag-aatsara? Angela? Tama! Sa pag-aatsara, suka naman ang mahalagang sangkap sa pag-iimbak. Ano ulit ang iba't ibang pamamaraan sa pag-iimbak ng pagkain? Una, pagtutuyo. Ikalawa, pag-aasin. Ikatlo, pagyayelo. Ikaapat, pagmamatamis. At ikalima ay ang pag-aatsara.
sa parehong grupo, gusto kong gumawa kayo ng plano tungkol sa pag-iimbak ng pagkain gusto nyong imbakin at isulat kung ano ang gagamitin nyong paraan sa pag-iimbak. Pwede na kayong magsimula. Tapos na ba ang lahat? Okay, batay sa inyong ginawang activity, bakit mahalaga ang kaalaman sa pag-iimbak? Bea? Tama! Isa din sa dahilan kung bakit mahalaga ang pag-iimbak ay upang makatipid tayo at maiwasan ang pagkawasira o pagkabulok ng mga pagkain. Ngayon ay kumuha kayo ng isang buong papel para sa inyong maikling pagsusulit. Okay, pakibasa ng panuto para sa inyong maikling pagsusulit. Pwede na kayong magsimulang sumagot. Tapos na bang sumagot ang lahat? Okay, pakibasa lahat ng papel. At para sa inyong takdang aralin, magsaliksing kayo ng sanhi ng pagkasira ng mga pagkain. Isulat ito sa inyong kwaderno. Paalam mga bata!